Carlos TV. What is going on, rock and rollers? Thanks for watching Carlos TV official. Medyo masakit pa rin yung lalamunan ko after the operation. This is officially my second day here at home after I was discharged from the hospital. And I'd like to share with you kung ano yung tura muna, sandali. Ayan, so far as of this time, before they discharged me from the hospital, they have put a plaster. This one is water resistant so that I can take a bath every day. When I was in the hospital pala, after the operation, I was not able to take a bath for like 5 days. 5 days, hindi ako naligo. Nasa loob lang ako ng hospital just because I have the gauze here. Kasi meron tumutubo, meron nagdi-drip na liquid from the inside. So, ang tendency pala, yung katawan natin, once there is an organ that's been taken off, the body will find its way para ma-fill out yung portion kung saan tinanggal yung organ. So, in my case, since they have taken off my thyroid 100%, it's a total thyroidectomy, as they call it. So, after removing the thyroid, the doctor had to put a tube inside here so that kapag nag-drip, kapag yung body nag-fill out ng water sa area na yun kung saan tinanggal yung nodules, at the same time yung thyroid, automatic mag-drip siya from the tube. So, kaya naman, I have this gauze, yung sobrang kapal na gauze, nakalagay dito sa leeg ko for 5 days, tapos saka siya tinanggal nung wala na nag-drip. So, ayun po. Kasi pag hindi daw po nag-drip yung water or yung liquid na yun, automatic magbaka daw maging bloat daw yung aking leeg. Kaya it's important that they drain it through the tube. So before I was discharged, tinanggal yung tube, tapos pinletan ngayon ng water-resistant na plaster so that I can already wash my body. Sobrang kati ng ulo ko, I had this dandruff na na-develop when I was in the hospital. And then, I had this rashes sa mukha ko na siguro this is an effect after the operation. Ayan, no? May mga reddish, mga blemishes ako sa mukha. Plus, may mga kati-kati rin ako nararamdaman sa likod ko. Hindi ko alam kung it's a side effect of the operation. So anyway, so this is actually my second day here at home. And so far, medyo better na siya. Nakapagsalita na ako. And I am happy because, ayan, naka-plaster na siya. Kagabi pala, yung first night ko, for the first time after the operation, nakahiga na akong tagilid kasi last time when I was in the hospital, I couldn't sleep na nakatagilid kasi ang hirap-hirap, hindi mo alam kung gaano kung anong portion dyan ang may sugat kasi hindi ko pa siya nakikita. Kaya hirap ako na magtagilid kasi natatakot ako baka mapunit ko yung tahi. So ayun, so first time ko kagabi na matulog na nakahiga, pagising ko nakatagilid, pagising ko hindi ko na alam ang itsura ko. Pero, thank God, wala pa akong naramdaman. So, ayun po. So, quick update lang. Kasi I know some of you have been following my YouTube channel. And some of you are literally following my channel because they wanted to know more about the Shopee application and how people are earning from the online business or from the online application. So, just let me give you an update. Kasi prior my operation, I had this promotion in my shop. I gave a huge discount para sa isang item ko na parang para siyang hot cake kung mabenta or kung maibenta. Ganun siya kabilis mabenta. So, unfortunately, my cousin who is in charge in, you know, replying your queries and packing your items, siya lang yung naiwang mag-isa during the time that I had been admitted to the hospital until such time I was discharged. And even so, I was discharged already. My cousin is the one who is still managing the business because I could not still afford to help kasi medyo mahirap pa rin sa akin ang kumilos. I have to stay steady muna and not do any kind of hard work
and not do any strenuous activity, strenuous, hindi ko alam paano sabihin, basta alam nyo na yun, hindi po muna ako pwedeng magtrabaho ng medyo mabigat kasi magkakaroon ng issue ata dito sa aking leeg. So, ayun. So, my cousin has been the one or had been the one who packed all the orders. When I was in the hospital, I get to help her by simply responding to your questions. I get to inform the buyers na, hi, this is Carlos, yada yada yada. I'm still in the hospital and my cousin is the one packaging the orders. Unfortunately, mag-isa lang siya at medyo mahirap po talaga mag-reply. Pagpasensya niyo na po muna. Parang nagbigay lang ako ng disclosure statement just so hindi mag-isip ng masama yung mga buyers. Kasi they have no idea I was already in the hospital. And I don't have to tell them, by the way. So, ayun, for the past few days, even before the operation pala, after I had immediately approved the promotion in my shop, parang lahat ng items ko, yung short in particular, ang bilis na mabenta, sobrang bilis mabenta. And kung dati umabot ako ng 60-70 per day, nag-zoom up siya, umabot siya ng 150-140 packs per day. And to think, mag-isa na lang si Ate Malin. By siguro before the operation, 2 months, 3 months ago, katulong ko na si Ate Malin yan sa 60 na yan, sa 60-70 na packs. And hirap na kami yan. Imagine, umalis ako, nagpa-hospital, and alam mo yun, nag-zoom up pa pataas yung mga orders, kaya hindi maarok ng isip ko kung gaano or paano kinaya ni Ate Malin yung lahat ng yun, but she did. So, ang schedule ng work niya before was like 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, minsan 4 o'clock in the afternoon, tapos umuwi siya ng 12. Pero, nung hospital ako, she has to come to work 9 o'clock, 10 o'clock pa lang, and sobrang naawa ako. Pero syempre, well compensated naman yung lahat ng yun, kaya I'm just so happy na Ate Malin is there to really help me. So, ang dami-dami ng mga orders, guys. To be honest with you, sobrang na overwhelmed po ako sa mga orders. Kaya naman, I'm really trying my best to help her. Kasi sobrang hindi kinakaya. So, by the next 2-3 days, I have hired another resource para makutulong sa kanya. And syempre, hindi niya pa kilala. It'll be a surprise. Actually, kilala niya. Hindi ko lang sinasabi sa kanya kung sino. So she is my first cousin din. So para mag-first cousin kami, hindi niya alam na papasok dito yung pinsan kong isa. So as of this time, andiyan sa loob, so I had to minimize my voice para hindi niya marinig. So surprise yun. Ayun, so silang dalawa yung magkatulong sa loob ng stock room para sumagot ng mga questions nyo or ng mga buyers. Okay? So and again, so for this week, siguro na we attained the most or the highest total number of sales. Parang it went double from the previous month. Kaya I'm just so happy. Siguro we are in the right season. Kaya medyo madami yung bumibili. But we'll see how it goes after Christmas. And I hope na maging okay lahat. And syempre, dahil may sakit ako at kailangan ko magpa-recover, kasi I have to be on bed rest for like 2 weeks daw according to the doctor, and I can't go to work kasi otherwise if I go to work it may be taken against my company. So hindi ako pwedeng mag-work kapag may doctor's advice na magpahinga ako. So kaya dito na lang muna ako magbo-vlog muna habang wala pa akong work. At the same time, mag-advise muna kay Ate Malin ng mga gagawin. And mga magagaan lang, mga admin stuff na dapat kong ma-complete lang. Okay? So that's it for now, guys. I'm so sorry kung medyo hindi pa ako energetic. Kailangan ko lang talagang ibaba ng konti ang aking voice kasi medyo hirap pa ako sa magsasalita. Kaya naman, I hope to be able to also update you on some of the things about my Shopee account and how it is doing so far week by week. Or at least every other day. I will try my best to upload videos every other day. And I apologize pala kung hindi ako nakapag-upload ng mga videos. It's very understandable during the time that I was on a vacation. Okay?
So again, if this is your first time to visit my channel, don't forget to click the subscribe button below and we will rock and roll. Thanks for watching.